So marami nagtatanong sa akin kung anong ginagamit kong VPN or mga apps para makalaro ng maayos dito sa One Piece Fighting Path. Kasi as you know, Chinese game pa to, exclusive lang to sa China. So mahihirapan kayo kung hindi kayo taga China or hindi kayo marunong mag-intindi ng Chinese. And may lag issues cause it's in the Chinese server. Kaya sa video na to, tuturuan ko kayo. Let's go! Yo guys, ako nga pala si Mix2, anime mobile game creator. So, tuturuan ko kayo yung mga apps na helpful sa paglalaro ng One Piece Fighting Path. Ito ay Tagalog tutorial, so pasensya na sa mga... sorry for the people who don't understand what I'm saying, but I'll just make a English version in the future. If you want, you can comment down below. Kaya sa mga... Pinoy dyan na naglalaro ng One Piece Fighting Path, ito ang mga apps na helpful para sa akin sa paglalaro ng One Piece Fighting Path. Kaya let's go with the first app. So, ito yung app which is Top Translate Screen. So, dahil Chinese game, exclusively Chinese game yung One Piece Fighting Path, di ninyo maintindihan, especially sa mga di nakakaintindihan ng Chinese. Lalo na din ako, pares tayo. Nahirapan ako mag-intindi ng game. Medyo nahirapan talaga ako mag-navigate sa game. Kaya para sa mga beginners, I recommend to download this app, Tap to Translate. Tap to Translate Screen. So if you open it, diretso kayo dito, on nyo lang, accept, start now. Maglalabas itong bilog. So punta kayo ulit dun sa One Piece Fighting Path. So after nun, ito lalabas yung bilog na ganito. So punta kayo sa game. At syempre mga Chinese yan, diba? Kikiklik nyo lang itong bilog, itong circle na to. So automatic yung mag-translate, or meron pa yung option na tap to translate ata yun. Pwede nyo naman nasa settings din naman yun na automatic. After nyo yung mapindot, lalabas agad yung translation. Pero ganito, kung di nyo naiintindihan yung especially sa mga hindi Chinese talaga na hindi marunong mag Mandarin or Chinese language, helpful itong app na to, Tap to Translate Screen. Okay, pwede nyo na mabasa ngayon. Minsan may problema to sa pag-translate, hindi masyadong exactly translated talaga siya. Pero at least helpful na naintindihan nyo naman. So punta tayo sa next natin na app, which is, so ito yung second natin na app na helpful app na pwede nyo magamit sa One Piece Fighting Path. So siyempre Chinese ito, pero pwede nyo naman i-search na game accelerator. Ito, game accelerator. Okay, click nyo yan. So maraming VPN or game accelerator na pwedeng gamitin kung anong trip nyo, pero sa experience ko, ito yung pinakamagandang app na VPN / game accelerator na na-try ko, na experience ko. So I highly recommend to use this. Pero pwede naman yung iba, meron din iba na mas trip nila yung ibang app, like Link CN ata yun, or Dolphin, yung may Dolphin na logo. Pero ito talaga yung game accelerator. So paano ito gamitin? Open. So pag open nyo, lalabas ito. Meron ditong magre-register ata yun. Need mo ng, di ko alam kung number ba yun. So try nyo lang number or email ata. So after nun, kiklik nyo to. Siyempre wala pa dito yung wala pa yung One Piece Fighting Path dito. So click nyo yung search. So ang Chinese ng One Piece Fighting Path is this. Ito yan. So, lalagay ko na lang sa description, tapos copy nyo na lang, or lalagay ko din dun sa comment section ko. Yan. So after nyo yung maklik yun, One Piece Fighting Path na logo, click nyo to. So click nyo din yung blue button, tapos maglo-loading siya ng ganito, accelerating. Yan.
So after nyan, wait, hindi natin yan. Gaano na yan, medyo bumibilis yung, pero syempre, ang need mo talaga is mabilis na internet. Saka ako gagamit nito. Kasi kung mabagal talaga ang internet mo, useless din ito. Kaya I recommend na dapat mabilis talaga yung ano nyo, internet nyo, before using this. So basically, ginagamit talaga itong game accelerator para lang dun sa arena. Kasi di mo naman talaga need ng what do you call this? Game accelerator or VPN para dun sa mga PBE. Dun sa hindi naman PVP. So, useful talaga to sa pag-PVP, arena, yung player versus player. So, just use this for PVP. Pwede mo nyo naman maglaro dito kahit walang ano, game accelerator, basta PBE, yung mga main story, yung quest, side quest, events na hindi naman kailangan ng players versus players. Yun lang. So, I hope you like this video. And kung gusto niyo pang mga ganitong content or gusto niyo ng mga anime mobile game content, I recommend to go to my channel. Tapos comment down below kung ilang beses ako nagsabi ng recommend. Goodbye.